Isang magandang hapon na naman po sa inyo mga kakumpadres. Muli nagbabalik na naman po si Boss Jay dito sa inyo. Alam niyo mga kasama, maraming mga katanungan na tayong iniipon uli ngayon, no, para sagutin natin isa-isa. Pero meron akong isang katanungan doon, no, na bibigyan natin ng magandang tugon. So tingin ko napapanahon sa ngayon, no, ang katanungan niya, kasi today ngayon, season ho kasi ngayon lahat, no, for incoming sa tinatawag natin pagpaparami ng ating mga alaga, especially yan mga kasama natin sa mga canucks, no, mga manok na yan, saka mga ibon na yan, especially on pigeon. Magandang katanungan niya, at yung katagang katanungan niya ay ito. Boss Jay, sabing ganon, ano ba ang accurate na edad o hanggang anong edad ng ibon sila maganda ang kanilang paglilay o pag-iitlog, at kailan ba at hanggang saan ang hangganan nila? So hindi lang po sa pagdating sa pigeon ang sasagutin natin, sasagutin na rin natin pati sa mga kanokma, para nang sa ganon may idea kayo kung paano ninyo i-concentrate o bibigyan ng attention ng ating mga alaga sa hanggan sa kanilang sukdulan, at ano-ano yung mga hakbang palatandaan na dapat nating bantayan sa kanila. So sa pagbabalik lang po ni Boss Jay, pasok ko lang, intro ko. Share. Pindut na! So, isang magandang araw na naman po, mga ating kanoks dyan at mga kapakpak, na welcome sa Compadres Vlog TV na naman. So, mga kasama, sagutin na natin yung napakagandang tanong na naman ng isa natin tagasunod, no? So, ang tinatanong niya kasi is tungkol doon sa pinakamagandang panahon at hanggang kailan maaasahan natin ang tinatawag na pag-iitlog ng ating mga canucks at ang ating mga kaibon, no? So mga kasama, ganito yan. Sa aspeto po dyan, bibigyan namin kayo ng pinakamagandang batayan ninyo. Magkaiba ho kasi para sa ating mga canucks, no, saka sa ating mga kaibon, magkaiba sila ng aspeto. Unahin muna natin, syempre, sa mga ating kapakpak, no, mga kaibon natin, ang pigeon o ang kalapate ho, napakaganda po ng tawag ito, fertility stage ho nito. Dahil kasi ang accuracy po, no, ng kanilang paglilay ng eggs, depende po yan, o yung kakayahan nila na mangitlog, up to 15 years old, no. So yan, sinasabi ko na, but ang pinaka nagsisimula sila ng kagandahan ng itlog for the first first year up to 5th year nila, yan, talagang solido yan, maganda yan, as long as na alaga sila sa mga dapat na pang-maintain sa kanilang pangangatawan at pangangailangan. So balance ang kanilang nutrina. Siyempre, kailangan yun, saka ang mga kanilang mga mineral, no, kailangan balance. Ngayon, nagsisimula yan magkaroon ng complex problem, no, o yung tinatawag na problema sa pagpaparami sa edad na 6 na taon hanggang 8, dyan kadalasan makikita nyo nagsisimula. Paano ba nalalaman? Minsan, naglolos ng similya o walang similya yung kanilang itlog. Minsan, isa lang nabubuhay na. Hanggang na yan sa pagdating ng 15 taon nila. So yun yung sukdulan at hangganan. So lumagpas doon, swerte ka kung makakuha ka ng isa. Pero yung sabi ko nga sa inyo, yung 10 taon, bata pa talaga yan, kaya pampigain yun.
Kaya meron tayong mga materialis nga nasabi ko sa inyo na 10 taon, 12 taon na, no? According doon sa kanilang singsing, pero still, napipiga yun. So, sa pagpiga naman ho mga kasama, alam naman natin kahit tao, no? Hanggat kaya pa yung tinatawag na, kumbaga sa tao, menopause eh, ang tawag doon, no? So, sa atin nga, 40, maabot, 45, 50, no? Bago na umabot sa ganong estado. Sa kanila rin may ganon. Pero hanggat nga, sinasabi nga natin na, syempre, walang pinag-iwan din ho yan talaga sa kalagayang tao, no? Na may stress factor. Syempre, kung bugbog sila sa gamit, laging stress sila, hindi maganda yung binibigay natin o hindi natin inaaral yung pagkakaroon nila ng balance at syempre yung kailangan nila na mga nutrina, natural ho, apektado yan. Pero pagdating ho ng 6 na taon pataas, kung sila ay alaga, no, yung sa tama na ibabalik natin yung bumababa sa kanila, no, yung capability nila, yung kakayahan nila, o yung pinuproduce ng katawan, kung nasusuportahan natin yon para yung kulang na pupunuan, especially yung tinatawag nating libido, no? Yan ho kasi pag bumababa yan, napapabayaan natin. Syempre, may epekto. It's either hindi siya nabubuo, nasisira, or something na wala talagang tawag dito, magandang production na tinatawag. So, mga kasama, isa sa maganda dyan, sabi ko nga, kahit na mga alaga natin sila, bigyan natin sila ng balance na pagkain, balance na nutrina, mineral, na sa ganun makakatulong. So, may mga videos tayo previously pagdating sa pagpaparami kung ano-ano yung mga nakakatulong. Pero isang advice ko sa inyo, yung mga gantong natural na prutas, no? Na pwede sa kanila, ugaliin nyo rin magbigay. Huwag lang more on seeds, no? Saka mineral na kung ano man. Bigyan nyo rin sila ng natural. So, iba talaga yung tulong ng natural na pamamaraan. So, gaya ng sinasabi ko nga sa inyo, sa pag-iibon ng productivity nila, maasahan nyo sila sa loob ng 8 taon na hindi ka pakakamot sa ulo. Minsan nga pumapalye, pero mabilis silang i-correct. Pero yung paglagpas ng 8 taon hanggang 15 taon, no, yung sinasabing retirement age nila, dyan sa 15, no, minsan napipiga pa, no, nakakaya pa. So, bonus na yon. Yan yung edad nila na kailangan todo alaga tayo, todo attention. Kasi kung mahalaga ang lahi nila sa inyo, kailangan suportado natin sila sa pangangailangan ng magdire-diretso yung kanilang magandang pagpuproduce, no? Yun ang kailangan. So, kailangan suportado natin din sila sa kanilang kailangan. Yun lang naman ang kailangan natin. And then, sa mga kanokma, no? Ito, kadalasan tanong sa akin eh. Boss, sa inyo ba? Hanggang ilang taon sa inyo ang isang babaeng inahin, no? Na ginagamit nyo on breeding. Sa akin ho kasi, kumbaga sa ibon, 4 clutches o 4 na breeding ang inaano ko, ang tawag dito, ang ginagawa ko, no? Up to age of 2 years old. Yan. Accurate sa akin yan. So, after nun, syempre, sa akin kasi, sabi ko nga sa inyo, quality. So, pagdating sa salitang quality, maganda kasi ang productive nila, no? Sa edad na 1 taon hanggang 2 taon. Sa 1 taon kasi 2 season ako. So, after 2 years, ina-out ko na yon. Hindi naman sa sinasabi ko na hindi na sila magpuproduce. Pero, syempre, sa ganong pamamaraan, naiiwasan ko yung tawag dito, yung problema in terms of production rate, no? Kasi mahalaga sa akin yon. So, ideal na edad, ang ating mga ano kasi, ang ating mga kamanok, no? Sabi nga nila, ang pinaka-idealistic para sa akin, no, is matured. So, always sa akin,
kursonada kong ginagamit is around 10 months old up to 1 year. Yun yung start ko. Ideal age sa akin yun. So, ang totoo ho niyan kasi, napakababa ng lifespan ng mga alaga nating manok, no? Usually, ang hen ho talaga in natural, no? Nasa natural resources sila. Pinaka-retirement age ho nila is 10 years old. Iyan po talaga yung ideal. Kalimitan. May lumalagpas pero pa ilan-ilan. Chamba na siguro. Pero kapag siya ay nasa pangangalaga natin, ang pinaka-maximum po talaga ay nasasabi nating 8 taon, no? Yan ang average talaga, 8 taon. So, ibig sabihin, no, ang pinakamagandang makukuha natin sila ng quality, sabihin na natin maximum of 4 years old, no, ng kanilang production. Kasi pagdating nila ng 5 year to 6 year, makikita nyo po, parang production rate nila between 8 to 10, no, 11 eggs, umuunti na, ayong nabubuo. Oh. So, yun, sinyalis na yun. So, susuporta tayo, no? Susuporta tayo sa kanila ng tawag dito ng mga kailangan nila, no? Pang nutrina, pang katawan, natural diet. Siyempre, alagaan natin sila. So, kung ano yung mga don't induce, nasa videos ko na rin ho yan, search nyo rin ho kung ano-ano yun. Magandang mga gabay po yun. Especially, bumababa na rin kasi yung kanilang tinatawag na tawag dito, libido, yung testosterone nila, so bumababa yun. So ang masasuggest ko lang sa akin, na in base talaga to, experience and then studies na rin, 6 years old na ma-maximize pa ng ganun yun, siguro productivity rate nasa 40-50% ang ratio. And then, lumagpas doon, medyo hindi na talaga maganda, no? Unang-una, naapektuhan na po yung physical quality ho ng kanilang pinuproduce. Especially the height, the health condition, humihina na rin. Kaya, sa ating mga canucks, no, ang mas likely suggest ko, up to 4 clutches, okay sila. Then, after nun, although, pinamamahagi pa natin sila, no? So, business is business, ah, ika nga. So, naibebenta natin sila in a very minimal cost. And then, syempre, ang gagawin nyo ron, i-produce nyo. And then, pag na-produce nyo, kukuha kayo ng kapalit nila. Galing sa kanilang mga anak. So, ganun po yun. Maging siguridad. Kasi sabi nga natin, hanggat kaya, nakakakuha kayo, go. Do back breeding. Para nang sa ganun, tumaas yung porsyento ng dugo. Doon sa kailangan ninyo. And then, gaya nga na sinasabi ho natin, always, iba yung may alam. So, gaya nga na sabi ko, ulitin natin, pagdating sa mga kaibon, maximum age nila na pwede sila mag-lay ng eggs pa is maximum of 15 years before retirement. Umaabot ng 20 years ang pigeon to 22 years, no? According dun sa talagang research. And then sa ating mga canucks, the best productivity is between 1 years old to 6 years old. Okay pa yan. And then maximum natin silang pwedeng makuna up to 8 years because the retirement age is 10 years old, no? So yun yung malaking gap na pinagkaiba nila in terms ng span ng kanilang pamumuhay. So hopefully mga kasama, meron kahit sa konting bagay na pag-uusap-usap natin, meron tayong nakukuhang idea, no? Pagpasensya nyo na, medyo matagal na akong hindi nakakapag-upload uli. It's because na-busy lang ho tayo. But gaya nga ng sabi natin, isisingit natin always. Basta nababasa natin na may mga katanungan kayo, sasagutin natin yan. So yung ibang mga katanungan na medyo kailangan ng mga gabay talaga, no? Yung malaliman. So, pwede natin kayong matulungan, pero hindi ko kasi pwedeng i-comment ng i-comment ho yung mga kasagutan ko dito sa comment sections natin. Kaya, ina-advise ko po kayo na mag-text ho kayo. Before you call, you need to text dun sa numbers ko na nakalagay naman dyan. Kung hindi nyo alam yung mga link,
punta lang ho kayo dito sa aking YT channel. Doon sa banner ko o yung pinaka-logo ko doon sa taas, makikita nyo doon may pangalan ng Facebook link. Pwede nyo pindutin po yung link na yun. Direkta po kayo sa account ko. So, doon pwede kayo mag-message. And then, kunin nyo yung number ko ron. Replyan ko kayo. And then, text ho kayo. And then, before you call. Kasi minsan ho, nasa opisina rin ho ako. No? Medyo bawal ho sa amin tumanggap ng tawag. Basta-basta kapag nandun kami sa mga gaya ng mga meetings, everything's. So, at least, mag-guide ko kayo. After ng activity ko, babalikan ko kayo agad. I will promise that one. So, hopefully, mga kasama, makapagsama-sama pa sana tayo ng matagal. At nawa, ma-share nyo pa ng ma-share ang videos natin. Kasi hindi lang to ang bahal ko, no? So, since nandito tayo sa industriyang to, tulungan na natin ang lahat. Mga kaibon natin, iba't ibang klaseng ibon, pwede tayo dyan. Gaya nga na sabi ko sa'yo, I have experience in raising ng mga lovebirds, tawag dito, mga medium-sized parrots, no? And then, pigeons right now, sa mga iba't ibang uri ng chickens, okay, then sa farming industry, sa egg layering, pwede ko kayo magabayan dyan. Pwede nyo rin ako maasahan sa kung ano yung mga problema ninyo, pwede tayo mag farm visitation. So, para ma-analyze natin, magabayan natin kayo at mabigyan natin kayo ng solusyon sa mga problema ninyo. Just message me and then sasagot ako sa inyo. So, mga kasama, nagpapasalamat ako sa inyo sa panibagong araw na maikling video na pagsasama-sama na naman natin. Hanggang sa muli, at ito po si Boss J, mag-iiwan ng katagang Compadres Vet Med Supply. Iba ang alagang Compadres, gamot na natural, walang halong kemikal, kasanggamo sa lipad mo.